Isang nakakalungkot na pangyayari noong isang araw mula sa traslasyon ng Peña Francia sa Naga City. Isang lalaki ang nalunod at nasawi. Kwento ni Jocare sa mesa ang kinakasama ni Nestor Batalia. Nagpaalam raw sa kanya si Nestor na sasama sa traslasyon ng Peña Francia. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras ay nabalitaan na lamang nito na binawian na ng buhay si Nestor matapos malunod sa ilog ng Naga. Makakapanayam natin ngayon si Jocare. Nakikiramay po kami sa pagpanaw ng inyong kinakasama ni Nestor. Yes, sir. Opo. Kayo po ba, ni Nestor, ay may mga anak? Opo, sir. Dalawa na po ang anak namin. Isang 11 years old po at isang 4 years old. Nag-aaral na ho bang ang mga ito? Parehas po, sir. Nag-aaral po. Isang grade 6 po tsaka kinder. Mari mo bang maikwento, ano yung nangyari kay Nestor? Ngayon po kasi, sir, hindi pa po clarified sa akin talaga ang nangyari kasi nakita ko lang po siya sa CCTV footage po na yung binubugbog na po siya. Pauwi na po siya that time na bigla na lang po ko na may biglang sumipa po sa kanya tapos pinagsuntok na po siya ng apat na lalaki. Ayun, partner, nakikita natin yung kuha ng CCTV. Oh. Ayun, siya yung naka-blue. Opo, ma'am. Ito bang mga nakita mo sa CCTV, mga kilala mo ba ito? O kaibigan ba ito ng asawa mo? Hindi po, sir. Hindi po, ma'am. Kuha yan, partner, ng cellphone video, partner. Oh. Okay, pero malinaw dyan, partner, na pinagtulong-tulungan itong asawa niya, itong biktima. Yung mga bubo. Ano ko lang po dyan, kasi nung nasa police station po ako, nung in-interview po nung investigator po yung apat, ang sinabi po nung sa side is na parang na galit daw sa asawa kasi parang wala pa daw si Ina. So, sinisigara daw yung asawa ko ng bibalabiran daw. Parang nagalit po. Mm-hmm. Yung napagtripan lang po yung asawa ko. Doon ba sa pagkuan sa PNP, mga nakainom ba itong bumugbog or yung asawa mo ba nakainom? So, yung asawa ko, totoo lang po, nung umalis po siya dito, isang 500 na reduce lang po. Pero hindi po siya lasing kasi nag-ano po sila dito, nag-trayer pa po na sila dito kasi nag-boodle fight pa po sila. No, dalawang oras po bago sila umalis dito. 12 sila nag-inuman eh, tapos alas dos po sila na nga po umalis dito sa Concepcion. Eto bang asawa mo ay panata niya na or taon-taon na siyang sumasama sa translasyon? Taon-taon na po talaga siya sumasama sa translasyon. Nakikita namin, Jocareza, na etong nangyaring pambubugbog, ilang tao dito sa asawa mo ay nangyari doon sa may kalsada. Eto po bang pinangyarihan ng pinaghulugan ng asawa mo ay may distansya dyan sa pinangyarihan ng pangbubugbog? Kasi naputol po yung video na yan, mami. So, mayroon din naman po na nag-witness. Kinakita din po sa akin yung video. So, yung apat po niyan, binubugbog na yan. Tapos umalis po yung isa. Hinabol pa po nung tatlo yung asawa ko hanggat sa makarating po siya sa kalagitnaan ng bridge. Sinipa po nila, pinagsusuntok po yung ulo ng asawa ko hanggat sa nantalisod po yung asawa ko at nakasot po dun sa gutter. Tumama po yung ulo dun sa malaking tubo kaya may medyo may ano po, butas yung malapit sa batok ng asawa ko. So mula dito sa pinangyarihan dito sa may kalsada, tumakbo ba itong asawa mo papunta doon sa Panganiban Bridge para makaiwas sa gulo? Ano yung pagkakala mo? Binubugbog na po siya, ma'am. Tumatakbo na siya. Hindi siya lumalaban eh. Tumatakbo na po siya. Kaso po sinundan pa po siya ng tatlong yan. Hanggat siya nahulog na po yung asawa ko. Hanggang doon, sinipa, binubugbog. So hindi siya tumalon ha? Para makaiwas sa gulo. Kundi nahulog siya dahil patuloy siyang binubugbog. Okay. So, naintindihan natin. Ano, partner? So, hindi siya tumalon. Mm-hmm. Kung hindi nahulog siya dahil patuloy siyang... Sabay na talisod, partner. Binubugbog. Saan ba nakaburol yung mister mo? Dito po kami sa Kanda Street Concepcion, Pequeño po. Makinig ka muna, Jocareza, no? At makakapanayam din natin sa kabilang linya ang Assistant Public Information Officer ng Naga City Police Station na si Police Staff Sergeant Roberto Aguilon ng Naga City Police Office. Kumusta na po yung investigasyon na ginagawa po ng PNP Naga kaugnay po nitong pambubugbog at pagkahulog sa tulay na ikinasawi nito pong si Nestor? Yan po, kagabi po nakapagsampa na po tayo ng kasong homicide laban po dito sa apat na nasangkot sa pambubugbog dito sa ating biktima. Nasaan na ho ba itong mga suspect? Sa answer, nakaito sila dito sa Police Station 1 sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Sumuko ho ba sila o hinuli ng PNP? Bali sir, nung na-circulate na nga po yung video, so na-identify naman po yung apat na katao, nagkaroon na po tayo ng hot pursuit operation laban dito sa apat na tao. Nagkataon lang po na nung papunta na po sa barangay yung ating tropa, kusa na rin po is silang sumuko itong apat sa kanilang kapitan para masamahan sila dito sa police station. Opo. Ito mga taga saang barangay po ng Naga? Ito po ay mga taga barangay Triangulo, Naga City. Triangulo. Ito po ay formal nang nasampahan ng kaso itong apat? Yes sir, meron na po tayo na isang pangkasong homicide laban sa kanila. Opo. At
Kailangan po natin yung appreciation ng piskal yan. Anong nangyari? Bakit nagkaroon ng ganong away? Mga lasing ho ba ito? Base po sa mga nakakita at sa video, kung sa atin lang pong mapanood, maaari po natin masabing nakainom, subalit ang mga kapag-confirm lang po yung medical test sa kanila. Sa inyo pong pakikipag-usap or sa tanggapan ng PNP, ano daw po yung rason? Bakit po nagkaroon sila ng away? Bale ma'am, yung side na lang po nilang pupuli natin, subalit dahil po protektado sila ang karapatan ng po tinatawag nating extrajudicial confession, ay hindi na po natin sila pinilit na makuna ng kanilang salaysay. So Sarhento, meron po tayo mga tagapanood ngayon na talagang sumasama sa traslasyon dahil din po sa kanilang panata. Ano po ba yung maipapayo nyo sa mga ganito pong, sa mga kababayan natin na para partner, makaiwas po sa ganito pong problema? Yes po, ang pinakauna po dyan yung personal security and safety. Itong magkakaroon tayo ng pluvial procession itong Sabado at sa darating na Linggo, ito na po yung fiesta. Mas maganda po na huwag na tayo mag-inom ng alak. Kasi ang rason kasi ng karamihan, ito raw ay para malabanan yung masamang amoy o kaya pampalakas ng pinasabi nila ng katawan. Subalit, ito po ay kabaliktaran at pinahihina ng alak ang ating katawan kapag tayo ay nakainom. Mas maganda, umiwas na lang tayo sa gulo. At yung personal security po talaga, yun ang pinaka-importante sa atin. Samantala, ang Ako Bicol Party List naman partner ay nagpaabot na ng tulong para sa pamilya ni Nestor. Makakapanayam natin si Ginoong Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Ano po ba yung naitulong at naipadala ng tulong ng Ako Bicol Party List dito po sa pamilya ni Nestor na nabugbog at nahulog at nalunod noong araw ng traslasyon? Isa sa itutulong ng Ako Bicol, mabibigyan po sila ng suborial assistance. Titingnan po natin kung magkakwalify sila sa AKAP. Yun po ang isa sa mga pwedeng maibigay ng Ako Bicol sa namatayan. So ibig sabihin, pinoproseso na natin ka Gerson at ikaw na mismo ang nag-aasikaso personal para matulungan po itong pamilya. Po. Nanay, yes, ma'am. Opo, napakinggan niyo po si Gerson Alvarez ng Ako Bicol coordinator na meron pong ibibigay po sa inyong burial assistance para sa inyong pong asawa at maaari din po kayong maipasok sa AKA para po sa ayuda para sa kapos ang pamilya program ng Ako Bicol Party List para naman makatulong po sa inyong pangangailangan, nanay. Nagpapasalamat po ako man sa Ako Bicol po, ma'am. Dito po sa programa niyo, ma'am. Okay. Opo. Sa muli, kami ay nakikiramay sa pagpanaw ng iyong Mister. Eto naman partner, para magbigay paalala sa ating mga kababayan, nasa kabilang linya ng telepono si Father Francis Tordilla, ang director ng CACIRES, Commission on Communication ng Rector of Holy Rosary Minor Seminary. Father, ano po ba yung paalala natin sa mga deboto nito pong mahal na ina, na sumasama po sa traslasyon at nakainom pa po? Ano po ba yung lalo maaaring na yung paparating yung pluvial? Opo, mas lalong dumadami po yung mga turista, yung mga tao na nagsisipuntahan po dyan sa Naga City para naman po ay may paramdam nila yung pagmamahal at panata nila sa mahal na ina. Opo, narinig ko din po yung balita pero hindi ko alam masyado yung detalye ng balita. Pero sa isang malungkot na pangyayari, pero sa tingin ko walang kinalaman yung pagdebosyon nila dun sa nangyaring pagkamatay ng ating kapatid. Pero paalala sa mga deboto, ito ang Peña Francia Festa is a religious feast. Bahagi po ito ng pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagdebosyon kay Maria, ang ina ng Diyos. Ang paalala po namin seryosohin natin na ang pagiging religious ng nature ng festang ito.